Hindi ordinaryong tao yun. Kayo ang hindi ordinaryong tao. Pumapatay kayo ng mga walang kalaban-laban. Salamat sa inyo. Maraming salamat. May sugat ho ba kayo? Wala. O sige, umuwi na ho kayo. Mag-ingat kayo. Ayon dito sa order na padala ni Captain Paterno, ay maaari na kayong makabalik sa serbisyo para makapamuhay ng normal. Sandali, men! Listen! Men, surrender all your service firearms para mabigyan ng numero. Is that clear? Boys, dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Secure the area. Secure the area, take post. Sir, you mean hanggang dito na lang tayo, sir? Oo. Wow, shit! Eh, maghapon niyo ang pinaglaan sa agubatang to, sir. Wala pala mangyayari. Ah, akala ko pa naman makakuha ko ng magandang scoop. Eh, puro puno yung nakikita ko, oh. Puno. Move! Madilim natin. Gusto mo bang dito tayo mamatay ng walang kalaban-laban? Hey, ho, ho, hey! Ho, ho, hey! Hey, hey, hey!
Bawal happening! Ting! 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 Lahat masaya! Bawal malungkot! Lahat matutulog pagkat walang kumot! Hey, 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 ho! Hey, hey, ho! Hey, ho, ho, hey, kamaw! Ho, ho, hey! Lahat magbatay sa kalabar maggitay! Huwag alisin ang baril sa kamay! Hey, ho! Hey, ho! Hey, ho! Sir. Sir, malayo-layo ba ho ba tayo, sir? Malayo pa tayo, ti. Pupunta pa tayo kay Major Paterno. Kailangan natin kumuha ng maraming tao at bala. Sir, yan ba si Captain Paterno eh, dun pa rin ba nakatira sa dati nilang kampo? Dun pa rin yun, Ting. Pero hindi na Captain yun. Major na yun ngayon. Sir, maibaw ako, sir, ha? Atin-atin lang to, sir, ha? Oh. Kayo ho ba may asawa na? Sinasabi ko na nga ba, ikaw talaga, Ting, marami kang tanong. Bakit? Bibigyan mo ba ako? O, Ting, pag si sir binigyan mo, ihanap mo rin ako, ha? O kayo? Ako rin, hanap mo. Ako rin, bigyan mo, ako ha? Rin. Ako rin. Ako rin, pare. Magsitigil nga kayo. Anong tingin niyo sa akin? Bugaw? Hindi. Mamasang! Ikaw yun! Ako ba yun? Pero si Ting, sir, hindi makakasakit sa babae to, eh. Siyempre, sir. Mabait to, sir, eh. Mabait ka talaga, ha? Talagang hindi nga makakasakit ng babae kasi walang papatol sa'yo. Pataba ka muna! Hoy, hoy! Teka, teka! Nakakalata na ako, ha? Parang 53 pa niyo ako, ha? Tanggalin mo yung parang! Buti pa kaya, Ting, eh. Patulog ka na. Aga pa tayo bukas. Hoy, payat ba talaga ako? Thank you.
maituturo mo ba kung saan namin matatagpuan si Major Paterno? Si Major Paterno po, yung dati kapitan. Opo, masasamahan ko po kayo kung gusto nyo. Sir, yan po ang kampo ni Major Paterno. Aray! Hindi mo na kailangan sabihin, nakikita na namin. That's it. Ito na ang simula ng libro mo, Tim. Manood ka. Ang sarap! Woo! Kayo naman, pare! Sex, oh, Bob! Sex, Bob! Pa nga ako dito eh! Gusto mo pumila ka! Bob! Tagal nyo! Sex, Bob! Oh! Kayo naman! Woo! Sex, Bob! Sarap! Gamit naman o. Pwede, may tao pa eh. Yung lalaki sa kapila o. Manyak! Dahan-dahan lang, virgin pa ako. Huwag kang mag-alala. Virgin pa rin ako eh. Kaya mo dadandahan ko lang. Sa mga ulo nito. Wala sa prinsipyo natin ang pumapatay ng babae. Hello, girl. What took you so long? Happy birthday, Happy birthday Major. Major. Ikaw lang at ikaw lang. Wala nang iba! Diba? Palakpakan! Sandali, sandali. Teka, sorry! Hindi pa ako tapos eh! Karito ko lang po! Ang bigla naman ang kalain eh! Kailangan may manalo dito! Iba naman! Ako! 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 Oh, sino? Ako naman! Ako! Kailangan may manalo! Ikaw ang tapos kumunti! Sige! Ang bira eh! Yan! Oh! Palakpakan naman! Palakpakan! Mula nang makilala ka, aking mahal, dili ako mapalagay. Ikaw ano pangalan mo? Daryl po. Daryl ilan taong ka na? 16 po. 16? Oh, hindi pwede. Simula ngayon, 19 years old ka na. Ilan taong ka na, Daryl? 19 po. 19? Good answer! Good answer! Ikaw, Brooke,
Catherine po. Catherine. Ilan taon ka na, Catherine? 15 po. 15? Hindi pwede. Simula ngayon, Catherine. 20 years old ka na. Ilan taon ka na? 20 years old po. Good answer. Good answer. 19? 20. Pwede. Okay. Pwede nilang halikan. Pwede niya halikan si Medyo sa PC. Sarap! Happy birthday to me! Kiss pa ilan. Oh, kalingan mo, ha? Gusto ko ipakita sa inyo at nais ko paalam. Na sa aming baryo, ako ang champion! At ang tatlong to! Papasakin niya tatlo! Papasakin yan! Ito ang kanta ni Elvis Presley! Marasigan. Reporting for duty, sir. Hindi marasigan. Teniente Marasigan? You remembered my birthday. You come in. Hey, help me up. Sino nagpapatay sa amin? Hindi ko alam. Sinasabi mo. Kung gusto mong mabuhay, sabihin mo kung sino nagbigay ng order para ipapatay kami. Utos ni General Rojas. Good answer. Kunin ang ulo niya. At isulat niyo sa lahat ng sulok ng detachment na to ang ating pangalan. Sa pamamagitan ng dugo ni Pater. Huwag niyo nang uulitin ang ginawa niyo. Opo! Huwag kayong magpapaalipin sa mga hayop na militar na yan. Opo! Umuwi na kayo. Close up po, ha? Thank you, ho. Ganun din naman sana yung gagawin ko, eh. Inunahan niyo lang ako. Hindi mahilig magpakuha ng litrato si Aragon. Hindi siya photogenic. Subukan mo si Dagul. Opo.
ang huling kumuha sa akin. Kinain kong mata. Mag-isang taon na, prati yung sinasabi sa akin yan. Hanggang ngayon, ni isang bangkay ng manalabas, wala kayo na ipapakita sa akin. Do you understand what's going on? Ha? Gagamitin yan ng mga kalaban ko sa politika para durugin ako. Do you understand that? Yes, sir. Sir, yung inaanak niyo nasa labas, alam niyo ba yung schedule? Yeah. I'm expecting her. Ako na, Colonel. Thank you. Rolly. Sir. Isa ulit sa files, ha? Yes, sir. At ma'am niya, ibalik agad sa akin. Yes, sir. Excuse me, ma'am. Pwede na po kayong pumasok. Thank you, Boyet. Thanks. Ninong? Bree, yeah? Sorry, oh, come in, come in. Can we start now? Yeah. Oh, yeah, sure. By the way, this is my cameraman, Boyet. Ah, Boyet? Oh, Boyet, oh, saka na maupo. Ah, sige. Kamusta na po kayo, Ninong? Ito, trabaho. Few and simple questions. Sure. Ready ka na, Boyet? Sandali. Inaayos ko lang yung focus. Ninong, parang pabata tayong pabata, ah. Kalabaw lang tumatanda. You've grown your hair, ha? Yeah. You always enjoyed beautiful hair. Thank you. Okay, Sab. Ready ako. Okay. Sige. Shoot! O, Boyet, ha? Siguraduhin mo. Guwapo ako dyan. Ay, siguradong guwapong-guwapo kayo dito, sir. Ninong, what can you say about the latest attack to your detachment of the Mananabas? It seems like you're losing the battle against those bandits. Of course not. You know, this is an isolated situation. Marami na rin mga rumors, mga hearsay. This is isolated. A small thing. But what is important is, I am on top of the situation. Now, in the meantime, dineclare ko munang off-limits yung area. Not for anything, ha? That's only for the safety, yung feeling ng safety ng mga residente around. But don't make a big thing out of that. That is standard operating procedure. Ninong, talaga bang wala kayong magagawa para madakip ang mga mananabas? That's nonsense. Eh, paano po ang kandidatura nyo? Hindi po ba maapekto nito? Well, that's politics. That's another matter. Tsaka, medyo matagal pa yun. But, I want to reassure you, for now, my command is on top of the situation. We are in control. That's all. Eh kung masasamang militaro ang pinapatay ninyo, ba't nyo pinatay yung mga kasama ko? Mga kasama ni Paterno yon. May kasabihan, Ting! Sabihin mo sa amin kung sino yung mga kaibigan at sasabihin namin kung sino ka. Eh paano nyo nalaman na alam ko kung nasaan ho si Paterno? Instinct, Ting! Ang pakiramdam ng bawat isa. Pero ayon sa kanila, ako ang pinakamalakas magsuspecha. Pero Ting, lahat ng aking suspecha, tama. Mabuti na lang ho, hindi nyo ako pinagsuspechahan. Tatapating kita, Ting. Simula pa lang, magana ang pakiramdam namin sa'yo. Pangarap ng grupo ang maisulat ang aming uri ng pamumuhay at pakikipaglaban dito sa bundok. Sa buong mundo. Kaya dapat, Ting, gandahan mo ang pagsulat sa librong yan. Pinapangako namin sa'yo, poprotektahan ka namin hanggang sa huling sandali ng buhay namin. Eh, paano po pag di nyo nagustuhan yung pagsulat ko? Gagawin naming palamuti ang bungumurito sa kagubatan. Naku ho! Magaling mo akong sumulat. Hayaan nyo, gagalingan ko pa ho lalo. Eh, wala ho ba kayong balak magsibalik sa pamilya nyo? Sa haba ng panahon ng pamamalagi namin dito, wala na kaming ibang pamilya. Kundi kami. Kaming pito. Kinalimutan na namin ang aming pinagmulan. Ang importante ay ang aming pinaglalaban. Hindi na rin kami matatanggap ng lipunan, Ting. Wala na rin kaming kauri sa kapatagan. Ewan ko lang dito sa bundok.
o sa kagubatan. Baka meron. Ano sa palagay mo, Miguel? Meron ba tayong kauri dito? May suspecha ka ba, Miguel? Huwag kang mag-alala, Aragon. Kung meron ako magiging suspecha, ikaw ang unang makakaalam. Alam kong nagiinit ang puwet mong malaman kung saan ang gagaling ating kalakasan. Eh, saan mo ba nang gagaling yung... O, Miguel? Saan na kayo? Sa isang talahib. Talahib? Isang ligaw na talahib. Lalong gumaganda ang title ng libro ko. Mananabas. Mga ligaw na talahib. Ang ganda! Good evening. A bunch of beautiful flower for a beautiful lady. Pambira. Ang sipag mo naman masyado. Give yourself a break. Come on. Let's go out. Have some fun. And burn the road. Come on, Sabrina. Don't kill yourself walking all day. Okay, let's have dinner. I'll take you out. After 1 hour, I'll take you back. Promise, that's two. Pinagtatawanan mo ba ako? Ano gusto mo? Suntukan? Halika, tumayo ka dyan. Sir, eh, hindi naman kayong pinagtatawanan ko eh. Yung computer eh. Ano nakakatawa sa computer mo? Gusto mo bariling kita? Ha? Eh, sir, sir. Talagang nakakatawa yung English niyo eh. Eh, tarantado pala ito eh. Look, Colonel. I don't even have a minute to waste with you. Kaya ako makikipag-away lang kayo dito sa opisina ko. You can leave now. Sorry ah. Sama dati na lang. Sa ibang araw na lang. Actually, I came here just to see that you're available at the man labas. Okay? Harap ng ating Panginoon na ating sinasamba sa harap ng kalikasan na kanyang nilikha. Sa harap ng ating mga kapatid na saksi, mga kapatid sa laman at dugo. Kayo ngayon, iisa na. Magtiayon na kamo! O, hala. Sige, halik na. Frankie! Frankie! Anak! Ang tatay mo patay na! Ama! 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 O, ito. Oh.
Eh, baka pwedeng palibing muna natin tatay mo bago tayo kumain. Eh, kasama talaga yan sa tradisyon namin eh. Na kahit wala nang buhay si ama, kailangan kapiling pa rin natin siya hanggang sa matapos ang okasyon ito. Baka naman pwedeng palitan yung tradisyon. Sandali lang. Balik ka agad, ha? Bayaw na si ate. Ewan ko, nagpunta sa kubo eh. Hindi dapat umalis yun dito, ha? Sandali, ha? Sa'yo ko lamang ipinagkakatiwala ito, anak. Kagamitin mo lang ito kung kinakailangan. Eh, ano ba kinamatay niya? Ano ba ang sakit niya? Wala siyang sakit. Ibig lang niya mamahinga. Mamahinga? Eh, ano ba yung sabihin? Basta gusto lang mamatay niya, ma. Eh, ilang taon na ho siya? 200 taong gulang siya. 200? 200 daw! Good joke! Good joke! 200 daw! Eh, ako nga eh! 150 eh! 200 daw! Hindi kami nagbibiro iyo. Ang ama niya, na lolo ni Mina, nung mamatay, 300 taon. Kaya huwag ka na magtaka. Party ka na ng pamilya namin. Malalaman mo rin ang ibig naming sabihin. Kayo kain! Para umaba ang buhay natin. Huwag kayo mahiya. Ate, hinahanap ka na asawa mo. Ba, hindi maganda yan. Kakakasal nyo lang, wala ka sa tabi niya. Kahit alam na natin ang mangyayari kay ama, medyo nasaktan pa rin ako. Sige, mauna ka na. Susunod na ako. O, sige, bilisan mo lang ha. Baka kulang yung handa nyo. Dinalhan ko kayo.
Sa tabi ko. Matagal mo rin kami pinaglihiman, Miguel. May mga kauri pala tayo rito sa bundok na nakakaalam ng sikreto natin, hindi mo man lang sinasabi sa amin. Sinadya ko talagang hindi sabihin sa inyo dahil alam kong lagim na gagawin ninyo. Napakasakit mo talaga, Miguel. Ibigay mo na sa amin yung babae niya. Pagkatapos naming malaman kung saan, ano yon, pakakawalan na namin siya. Hindi pa ba kayo kontento sa taglay na lakas ninyo? Siguro ikaw, Miguel. Kontento na. Hindi pa kami. Kontento ka na. Dahil alam mo mas malakas at mas mabilis ka sa amin. Pagbigyan mo naman kami, Miguel! Hindi sa lakas tinitignan nyo, kundi sa layunin. Kung mabuti o masama ang mas matimbang sa puso ninyo. Pare-pareho lang tayo ng prinsipyo at layunin. Kaya ibigyan mo na sa amin yung babae niyan! Kung hindi, mapipilitan kaming labanan ka. Babae, sabihin mo na sa amin kung anong alaman yun. Saan matatagpuan? Masusugatan lang kayo kapag pinilit ninyo ang kagustuhan ninyo. Mas marami kami sa'yo. Dilog ang buwan ngayon. Hindi kayo pwedeng maglaban. Lumayo ka. Ah!
Sige, magsabayan tayo, Miguel. Aragon, huwag mo itutuloyan. Magkakahiwa-hiwalay tayo. Ano? Ano pa iniintay mo? Putulin mo na ulo ng babaeng yan! Huwag kang matakot sa kanya! Ano pa iniintay mo? Bilisan mo! Putulan mo na sabi! Tapusin na natin ito, Aragon! Huwag na, Miguel. Bilugang buwan ngayon baka hindi kumaling ang sugat natin. Niloloko mo ba kami? O niloloko mo ako? Hindi, sir. Pito lang ho talaga sila, sir. Naalala ko pa nga po nung una ko pong makita sila. Kagigising ko lang ho nun, sir. Papalapit sila sa akin. Ang haba ho ng buhok. Ang laking tao. At saka, kakaiba ho kumilos. Para pong si Rambo. Pero mas matindi kay Rambo to, sir, pag nakita nyo. Nakilala mo ba sila? Saan nagmula? Bakit sila nagkaganon? Alam mo ba kung saan sila nagkukuta? Sir, dahan-dahan lang, sir. Mahina po ang kalaban. Isa-isang tanong lang ho. Okay. Who's there? Nakilala mo ba kung sino-sino yung mananabas na sinasabi mo, ha? Hindi, sir, eh. Actually, hindi ko po na-interview yung mga loko na yun, eh. Pero, sir, inamin nila sa akin, sir. Kampun daw sila ni Satanas, sir. Pinababa daw sila dito sa lupa para magasik ng baho, abaho, lagim, sir. At saka, guguluin daw nila yung buong mundo. And they will conquer the whole world, the earth! Ha, ha, ha! Papatay daw nila lahat! Ha, ha, ha! Paano ako nakatakas? Ah, sir. Pinatay ko yung dalawang bantay ko, sir. Nakipagtagisan ako ng lakas, ha? Pinatay ko yung dalawa hanggang sa nakatakas po ako. Kasi, sir, dati, 9 ho sila. Kaya ngayon, sir, 7 na lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, 7 na lang ngayon sila natitira. Ano naman ang kinalaman mo dito sa Tribal Village Massacre? Sir, di ko po alam yan. Eh, ano ang alam mo? Huling tanong, Tingting. Sir, ting lang ho. Saan naglulungga ang mga mananabas? Papatayin ka namin kapag itinuro mo kami. Kahit magtago ka pa sa impyerno. Eh, sir, di ko po kasi alam eh. Kasi lagi po nila tinatakpan yung mata ko. Ninong, why did you have to tell Dad? Are you mad at me or something? Hold it. Just hold it, young lady. Come on. You know, I can never get mad at you. After all, you are my inanak. I don't want anything happening to you. Come on. Make Ninong feel good. Come on. Oh, better. Pero Ninong, this is the big break I've been waiting for. Hindi mo na nga ako pinapunta sa detachment. Hindi mo pa rin ako papupuntahin para ma-cover tong massacre na to.
Sorry, Ninong, pero hindi ko na mapapalampas to. Hindi rin ako papayag na walang inaanak ko. I hope you understand that. Now, Ninong is just busy. If you want, I'll create a massacre for you later. You want that? Oh, of course you'll understand. Come on, Ninong is just busy. We'll talk about this later. All right? I'll always worry for your safety. Huh? I hope you understand that. Rolly? Rolly? Sir? Yeah, Rolly? Sir? Please take over from me. Now, you're in good hands, huh? Now, Ninong has to go back. Marami akong trabaho. Okay? I hope you understand. Sige. Come on. Wait, ah. May deal ako sa iyo, eh. Makakarating ka ron sa tribal village massacre. Depende kung tatanggapin mo invitation ko. Dinner tayo. Dinner? Sa bahay ko. Sa bahay mo? Mm-hmm. Well, kung di mo type, okay lang. Deal. Aalis ako bukas. Pagbalik ko na yung dinner. Sinong pwedeng makasama ko sa Minasakar na village? Sir, maraming salamat din sa damit, sir, ha? Saktong-sakto. Wala ko bang ternong pantalon to, sir? Ting! Sir! Thank you, sir. Ting! Si Sabrina. Si Miss Wilson. Ma'am. Hello. Samahan mo siya. Doon sa forest. Doon sa tribal massacre village. Sir, hindi niyo lang ho alam ang hirap na dinanas ko sa kamay ng mga mananabas bago po ako makatakas. Sir, ang hirap po. Aray! 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 Aalis kayo bukas. Samahan mo siya. Huwag ka nang magdasal. Ang ganda ng lugar na yun. Parang tourist spot. Parang paraiso. Pupunta na tayo, ha? Baka mali tayo, eh. Okay nito, ito na lang gawin natin background. O, yan na lang natin, ha? Eh, yan na lang ang background natin. O, ready ka na? Okay na yung hair ko, nilaglag ko. Oo, ayos yan, ayos yan. Start na tayo. O, tama, dito na lang tayo. Ano ginagawa mo dito? Eh, syempre, ako nagturo sa inyo ng lugar, kaya kailangan kasama ako sa coverage. Ah, ganun. O, ito, hawakan mo. Mamaya ka na, ha? Si Sab muna magre-report. Okay, Sab, anytime. 5, 4, 3, 2. Narito po tayo sa barangay Masukal kung saan naganap ang isang village massacre. Mahigit po sa 50 kataong pinatay na walang kalaban-laban ng hindi kilalang mga tao. Ngunit ayon sa report na aming narinig, ang mga taong ito ay tinatawag na mananabas. Bakit kasama mo tong mga general na to? Ma,
Mga ninong ko po yan, yung isa po dyan, tatay ko. Okay na yan, Yet. Ano? Nakunan mo ba kami? Ako? May close-up ba kanina, ha? Nakunan ko kayong lahat. Eka ako, baka hindi ka marunong gumamit yan. Ako nalang gagamit. Alam kong ginagawa ko. Trabaho ko to. Sigurado ka, ha? Talagating marunong kang gumamit ng camera. Uy, marunong mo akong gumamit yan. Pakikita ko sa inyo. Ganito lang yan, eh. Fire! Ikaw na ngayon ang camera mo namin. Unan mo kami. Pwede na yan. Para to kay General Rojas. Kay General Torre. Obed! Obed! Ikaw ba yan?
Miguel? Yes, sir. Reporting for duty, sir. Sir Aragon, kukuha lang po ako ng tubig doon. Sinisigawan mo ba ako, Penny? Po! Ay! Ay! Sinisigawan mo ba ako? Hindi po. Ay, kukuha lang po ako ng tubig doon. Sige. Malayo pa lang, sininang matatanaw. Pantik na ganaw, pinbakso na mga gubro na kakasinaw. Parang pulalakaw, isa-isa minimal sa ere. Grupo ni kumpadre, pati naman sigurado grabe na palagang isa. Ipagat na ba ng dalawa? Pwede lwebeng dala-dala ay hinugot pa sa bulsa. Basta wala nang kakasa, bigyan daan ang mga nag-aaway. Huwag ka na sumabay ko ayaw sumablay, labas may misto lang tulay. Sa India pa na, matalim na sima. Ang babaon, huwag ka na lumingon, lumayas naman ang sabi. Para sa buhay na lang, bumabaliktan. Buong katawan ay tuhan, di malaman na pinagkulan. Sobrang tapos pinakayanan sa mga kapigit. Pagkat dalawang grupo'y natigit, kaguluhang nasimulan, isaw ay makakasupin. Sa away-away, buhay-buhay na mamatay. Alak ang lusot sa lusot, kadiliman ang naging hiray. Wang! Dalawang taon na akong retirado nang mabalitaan kung kayo'y napatay sa isang encounter. Anong nangyari at napuruhan kayo ng mga rebelde? Hindi encounter ang nangyari, sir. At lalong hindi rin rebelde ang nakainkwentro namin. Kundi kapwa rin natin mga sundalo ang bumira sa amin. Ano? Hindi lang pala media ang niloko nila. Pati ako, tinarantado ng aking mga dating tauhan. Sinetap nila kami, sir. Pinadalhan kami ni General Rojas ng memorandum order. Tapos na raw ang Oplan Tabas. Pwede na kaming bumalik sa active duty namin. Burado na raw lahat ang aming mga kaso. Sinira nila ang pangako mo sa amin. Ginawa nila kaming parang mga hayop. Matapos kaming pakinabangan, basta na lang kami pinapatay. Ginawa namin naman lahat ang gusto nilang gawin. Nakipaglaban kami ng ubusan sa mga rebelde at sa mga sindikato. Lahat ng demonyo ng lipunan na sumisira ng kagubatan at ang ating bayan. Tapos ito ang igaganti nila sa amin. I'm sorry, Miguel. Siguro kung hindi dahil sa akin, eh, hindi kayo napahamak. Ako ang nag-isip na gamitin sa mga covert operations kayong may mga kaso. Wala kayong kasalanan, sir. Kahit kailan hindi ko inisip sa inyo yun, hindi na walang tiwala ako sa inyo. Ang respeto ko sa inyo. Kaya nandito ako ngayon. Salamat, Miguel, kung ganun. Pero, bakit ngayon ka lang nagpakita? Tatlong taong kang nawala. Saan ka ba nagpunta?
Pito kaming pinalad na nakaligtas noon. At lahat kami, balubahan tama. Ano naman ang nangyari at nahiwalay ka sa mga tauhan mo? Yung mananabas? Hindi ko na sila makontrol. Sumobra na ang kasamaan nila nung pagpapatay nila ang mga inosenteng katutubok. Kami-kami na ang naglaban-laban. Tutuloy ko pa rin ang sinumpaan naming uubusin namin ang mga masasamang mga tao. Nandito ka na, Miguel! Manahimik ka na lang at kalimutan mo na yung mga pagiganting yan. Ako ang bahalang tumulong sa'yo. Nariyan ang bahay mo. Hindi ko pinauupahan. Makakapamuhay ka rito ng normal. Hindi na normal ang aking buhay. Hindi na pangkaraniwan ang pagkatao ko, sir. May kukwento ako sa inyo, sir. Umami na sa akin si Major Paterno na si General Rojas ang nagpapatay sa amin. Alam kong kumpara niyo si General Rojas. Pero ginawa niya kaming parang hayop. Itutuloy namin ang aming pagpapakahayop. At hindi titigil ang mga mananabas hanggat hindi siya napapatay. Sir, ayan sir. Ako ang kumukuha niyan, sir. Para ito kay General Rojas at kay General Torre. Alam kong hindi mo na kami natatandaan. Pero hinding-hindi namin kayo makakalimutan. Sabihin niyo sa tatay ng babaeng ito, 10 milyong dolyar kapalit ng buhay ng anak niya. At kayong dalawa magdadala rito sa bundok. Is that all? Opo, sir. Major. Open the lights. Sir? Damn! Punyat ang mga mananabas to. Akala yung patay na? Yan, buhay na naman. Palibhasa yung mga masasamang talahib, ang hirap puksain. Sir, problema talaga mga mananabas. Problema talaga natin yan, kaya lang. Pwede naman pakinabangan nyo yun, sir. Pwede ba, Rolly? Huwag mo nang talagang pang-init ng ulo ko, ha? Sir, ang ibig kong sabihin, bakit natin dadalhin at ibibigay ang tunay na salapi sa mga mananabas? Eh, pwede namang maging atin yun. We'll be right back.
Compadre, hey. How are you? Sir, how was your flight? Fine. Are these the same bodyguards we used last time? Okay. Let's check my car, okay? Pinasusundo ho kayo ni General Rojas. Iniimbitahan po kayo sa bahay niya. May importante daw po kayong pag-uusapan. Tungkol po kay Sabrina. Alam kong hindi mo na kami natatandaan. Pero hindi ka namin makakalimutan. Sabihin niyo sa tatay ng babaeng ito, 10 milyong dolyar kapalit ang buhay ng anak niya. At kayong dalawa magdadala rito sa bundok. Sabrina, my daughter, Sabrina. Paul, I am on top of the situation. And I assure you, we are going to recover Sabrina safely. Repeat, safely. Miguel! 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 Miguel, kasama ko si Paul Wilson, kumpari ko, galing sa States. Narito kami para hingin ang iyong tulong. Alam mo, kinidnap ang kanyang anak at ang inaanak kong si Sabrina ng mga mananabas.
Eh, ang sabi ng mga mananabas, kami ni General Rojas ang magdala ng ransom money sa kanila. Kilala mo naman ang iyong mga dating tawan, Miguel. Sana'y makipagtulungan ka sa amin ni General Rojas. Alam niyo, sir, kung gaano kalaki ang atraso sa akin ni General Rojas. Huwag ko lang makita ang dulo ng buhok niya. Tiyak na papatayin ko. Miguel, ako na ang nakikiusap sa'yo. Alang-alang sa aking kumpare at inaanak. Nais ko lamang mabawi ng buhay si Sabrina. Hindi ko kayang hinihiling niyo, sir. Imposible ang pinagagawa niyo sa akin. Miguel, ni hindi alam ni General Rojas kung sino ang mananabas. Ni hindi niya alam ang paghihiganting gagawin niyo sa kanya. Wala akong pakialam kung ano man ang gawin ng mga tauhan mo sa kanya. Ang nais ko lamang eh malayo si Sabrina sa anumang maaring mangyari. Yun lang. Yes. May kutub akong interesado lamang si General Rojas sa pera. What do you think you're doing? Let me talk to him, please. No! Up to there. Rolex? Yes, 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 yes. I'm a very wealthy man, but I feel helpless. My other three kids, they died in their childhood, and my wife's gone. You may not believe me, but money means nothing to me, and my life is worthless without Sabrina. I love my daughter very much. Now, her life is in your hands. How much did you buy Rolex? $10,000. Ooh, wow. Patay na sila, Miguel. Kailangan pitasin mo na ang mga ito, Obet. Baka maunahan ka ng mga ibon. Opo, sir. Baka po sa susunod na linggo, baka pwede na.
Tayo magpaplano ng paglusob. Tama na, boss. Patayin na natin to. Baka maasunto pa tayo. Kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan. Kung ako sa'yo, hindi ako makikialam. Impacto ka! Ba yan? Sinusundo na ba ako? Bakit tayo magtitiwala sa isang tao na hindi natin kilala? Dahil kailangan natin siya to. Oh. Siya ang makatutulong sa atin.
You know for a fact na walang nagawa mga sundalo mo? Ilan ang mga sundalong pinadala mo? At ilan ang bumalik? At saka, Tom, napag-usapan na natin to. Napagkasunduan natin na ako ang magpaplano. Look, Fred, I really am sorry about that. Pero ganun sabi ko sa iyo, this is an insult to me. Personal ito. And Fred, when you were in command, ni isang suggestion, hindi ako nagbibigay out of respect. Now, I am in command, Fred. Let me do my duty. I intend to use the full powers of that command to help a father, a friend, who is in need. What's wrong with that, Fred? Okay, Tom. It's your call. Pero huwag mo akong sisihin kung ano man ang mangyari. I take full responsibility. It's okay, Paul. I'll take care of everything. Don't worry. This is the site. Roli sa'yo, ilan? Anin, sir. Shit. Sampo.
Sir Nine. Last count. Putang ina. Ingat na! Take cover! Ingat! You know how to use that ball? No. Tom! Nakita mo na? Ngayon, naniniwala ka na sa akin? Kung nakinig ka sa akin, hindi tayo abot sa ganitong sitwasyon! Look, Fred. Hindi to ang panahon para magsisihan tayo, ha? Instead, tulungan mo ko mag-isip how to get out of this. You brought us into this? This is your problem! This is our problem! Now! Shit! Ben! Talasan niyo mga mata niyo! Kung maaari gawin niyo ng apat! Kung maaari gawin niyo ng walo! I said, give me your gun! No! Tingnan natin kung ano magagawa mo! Paul, give me your gun. No, don't do it! Give me your gun! Don't do it, Paul, or you'll get killed first! You sons of bitches! Dala namin ang gusto nyo! Dala namin ang hinahanap nyo! Dala namin ang pera! Fred, bring out the money, quick! Of this. What happened to my money? You ask him! Walang yaka! Ngayon, sinong gusto niyong mauna sa inyo? Boys! Kung gusto niyong malaman, sino nag-utos para ipapatay kayo? Si General Torre! Yan! Patayin niyo! Boys, glulood ka kapag kinakausap mo kami. Kung sa mundo nyo, general ka,
dito sa kagubatan kami ang Diyos. Papag-usapan natin ito. Men, may babalik ko kayo sa normal na buhay ninyo. I can do that! I have the power! I can do that! Tom! It's too late. You could have done this before. Ito na ang pinakahihintay natin. Bigyan ko lang kayo ng 48 oras. Kung hindi, abo nyo nga abutan ng anak niya. At isasama ko kayong dalawa. Aragon, walang kinalaman si Tore at ang ama ng babae sa panloloko sa inyo sa pera. Kung yun lang kailangan nyo, ako mismo magdadala sa inyo. Miguel, wala ka ng pakialam dito. Hiwalay na landas natin simula ng tipilin mo buhay ni Abdul. Ikaw ang nagtulak sa akin para patayin si Abdul! Ganun ba? Kung gayon kailangan patayin ka namin! Miguel, huwag mo kakalimutan yung sinabi ko sa'yo, ha? Huwag kang maligot at huwag kang makikipag-away. Pagkatapos ng klase, umuwi ka kagad ng bahay. Pagputihin mo ang pag-aaral mo. Sige na, mag-ingat ka. Miguel, oh, baby natin. Halika na, Miguel. Buhay dyan. Oh, Miguel. Bakit po minsan paiba-iba ng kulay ang mga mata ninyo? Minsan puti, minsan kulay pula. Depende yun.
sa liwanag. Depende yun sa iniisip. Depende yun sa binabalak. Pero hindi importante kung ano nakikita sa mata. Importante ding kung ano ang laman ng puso. Kung anong layunin ng mananabas. Diyan nalalaman ang tunay na mananabas. Ano to? Hindi ito ang kailangan ko. Ang kailangan ko, ligaw na talahib. Eh, Mang Miguel, napakalalim po na sugat ninyo. Kailangan po natin magpahinga. Hindi nyo po pwedeng labanan sila Aragon ng ganyan po ang sugat ninyo. Paano nyo po sasagipin si Sabrina? Hindi ako sasagip sa kanya. Ikaw? Po? Si Mang Miguel naman. Mapagbiro pala kayo? Hindi ako nagbibiro. Ikaw ang sasagip sa kanya. Ayaw niyong dumanak ng dugo. Hoy, tagol! Ano pinatawa-tawa mo? Wala niyo na babae bago may taulo ko. Hanapin niyo!
Tapusin na natin to! Abon, doon kayo. Lagol, doon. Miguel, nalaglag sa pantalon mo kanina. Kamot mo yata to. Miguel! 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 Miguel!
Sabrina, dala ko na yung pagkain. Pasensyaan na, medyo natagalan ako sa pagbili, ha? Ha? Eto na, kakain na tayo. Alam kong gutom ka na, eh, ha? Hey, umalis na tayo. Tumawag tayo ng pulis. Oh, sabi mo kanina, di ako tatawag ng pulis. Ba't pulis? Pizza ang tawagin natin. Halika na, kakain na tayo. Sabi ko na nga ba, nagdi-deliryo ka na. Kung ano pinagsasabi mo, eh. Alam ko, gutom ka na, eh, ha? Halika na, tumubo ka na. Dali, ka. Ang dapat sa atin ang matira! Miguel! Hinahanap mo ba ako? Ha? Miguel! Sayang ka! Magaling ka pa namang mananabas! Isang tunay na ligaw ng talahib! Pero pag ang talahib mataas na, Miguel, anong ginagawa? Sinusunog! Miguel! Paalam! Takbo, Miguel! Takbo! Takbo, Miguel! Thank you.
pag gusto mo! Ah!